I know what you did last summer. Kahit ako, Nako po! nag-react ako doon. Pwede ba natin ipaliwanag sa ating mga kababayan? Ano ba yung nangyari noong summer? Kasi nandoon din ako sa Pilipinas noong summertime. Oh, alam mo naman, ma'am, narinig ko yung sinabi mo, yung summertime is an election time, di ba? Nako po! Summer ang election. Summer ang kampanya, summer ang election. So, when I said that, Status daw si Attorney Glenn Chong ng I know what you did last summer. yun yung ano eh. Yun yung panahon na kung saan eh nag-eleksyon noong 2022. Ayan na. Kung matatanda natin, Madam Marilu, ito si Attorney Glenn Chong, ang pinaka-advocacy niya noon, nilabanan niya ang Smartmatic. Ah, dahil sa pandaraya, di umano. Anong panahon na natalo daw si dating Senator Bongbong Marcos Panon at tumakbong Vice President. Pinaglaban niya 'yan to the point na yung kanyang bodyguard security pinatay. Ibig sabihin, seryoso yung pakikipaglaban niya sa Smartmatic at that time, 'di ba? So, bakit iba na mukha? Siyempre, tumatanda din naman kayo naman. Pumayat din siya, pumayat. So ayan po si Attorney Glenn Chong. So para sa hindi ko nakakaalam, ngayon Marcos talaga yan ever since. Pero nag-status siya itong mga nakaraan lang, sabi niya, I know what you did last summer. yung last summer na yon, yun yung eleksyon. Patay tayo diyan. Ang tanong tuloy ngayon, merong bang dayaang naganap nung last election? 'Di ba sinasabi ko na sa inyo 'to noon? Oh, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo noon. May yari ang naganap noon eh. I know what you did last summer. Totoo yan. I have personal knowledge of what happened. What was relayed to me is acceptable evidence in court. Yun ang masasabi ko for now. Hindi ko po muna sasabihin because there's a right time for this. Pero ito ang ma-assure ko sa inyo mga kababayan ko. Ano bang sasabihin ko? That is evidence acceptable in court dahil personal knowledge ko yun. Ito sinasabi niya. Meron siyang personal knowledge. Kasi yung before, it's all somehow, di ko alam kung ano yung mga ebidensya niya before about doon sa Smartmatic. Pero this time, yung ebidensya niya ay siya mismo. Ibig sabihin, nakita niya, narinig niya. Siya mismo ang nakaalam, nandoon siya nung pangyayari na yun. Which is very acceptable in court. Naku po. Maybe I was not supposed to hear that. I was not supposed to hear that. Pero nagkataon na napasok ako doon sa lugar na yon and I heard what I will disclose to the public in due time. Narinig daw niya talaga yung di umanong katarantaduhan itong last election. It has something to do with the elections. It has something to do with Smartmatic. That lalabas at lalabas ito, ipapaalam ko sa inyo publiko. This time, ito lang muna ang sasabihin ko. So tama pala yung aming mga conclusion, you know? Even Bagong Lipunan, you know, Roy Domingo, ay nag-react din siya dito. So ang question ko, Attorney Glenn, naniniwala ka ba na nagkaroon ng dayaan noong 2022 election with Smartmatic? Nako po! Ma'am, mga kababayan, 2010 pa po, lumalaban na po ako para sa sambayan ng Pilipino, lumalaban na po ako para sa inyo, para sa sarili ko, sa pamilya ko. Dahil ako'y naniniwala na itong Smartmatic, binibenta lang talaga yung eleksyon natin. Naku po! And I have been consistent in that charge since 2010 all the way up until today, right this moment. So, nung dinaya po nila si Bongbong Marcos, si Presidente, he was not President at the time, when everybody else was not with him, iniwan siya, we were there for him. We were there. Naniwala tayo sa kanya, sinuportahan natin siya, and I paid the ultimate price with Richard's life. You cannot deny it. They cannot deny it. This administration, they cannot deny that. Na nabuwis yung buhay ni Richard Santillan because of my testimony in the Senate na binuking ko itong Smartmatic na dinaya yung 2016 elections.
And if you ask me, kung dinaya nila yung 2022 elections, yes. Naka! Paano ba yan? May ebidensya daw siya na siya mismo dinaya itong nakaraang eleksyon. Ako, kaya ako naniniwala talaga ako eh. Hindi totoo yung botohan na... Kaya pansinin ninyo, lagi nilang ginagamit yung lintik na 31 million, 31 million, 31 million. Alam mo kung bakit nila tinaasan ng todo-todo? Ha? Ako, ito lang pakiramdam ko kung bakit nila tinaasan ng todo-todo eh. They want to have a control of the yung politika sa Pilipinas. From the Congress to the Senate, from the local government. Kasi pag ikaw local government ka, o kongresista ka man, o senador ka man, pag nakita mo yung presidente, sobrang taas. Di ba? Eh, lahat talaga ng iutos ng presidente, whether ano man yung utos niyan, susundin mo. Kasi iisipin mo, ah, ito may mandato to ng mga taong bayan. Ako, kayo maniniwala na mas mataas pa boto niya kay Duterte? Kay Pangulong Duterte? Hindi ko maniniwala doon. Isang malaking katarantaduhan yan. Hindi ako naniniwala doon. Ha? Ah, ito pa malupit niyan, oh, 'di ba? Tapos yung mga kalaban lang niya ganun. Kalokohan 'yan. Ito, sigurado ko ngayon talagang ano, meron ng ebidensya. Ika nga, patay tayo diyan. May ebidensya na. I know in my heart na may magic na ginawa si Smartmatic. Bakit? You cannot trust Smartmatic, not for once, not ever. And ito mga kababayan, kaya nga, kailangan kong ilabas ito dahil gagamitin na naman si Smartmatic sa 2025 and even beyond. Andali, Attorney Glenn Chong, sigurado ka sa labas mo yan ha? Baka mamaya pag binigyan ka ng pwesto, hindi mo na ilabas yan. Hindi, baka mamaya bigla ang abulin ni Ma'am si Attorney, gusto mo ba maging ano? Dapat ilabas mo talaga. Sinabi mo na eh. But I will keep my promise. I will keep my commitment. I will keep fighting for our people. I will keep fighting against Smartmatic. Ito niluluto. Ito nila George Garcia. I know that. Maraming ginagawa si George Garcia and the COMELEC para ilihis tayo, maniwala tayo na hindi Smartmatic. But at the end of the day, it will still be Smartmatic. Believe me. Unless magkaisa tayong lahat at labanan natin ito. I'm still hopeful that President Ferdinand Marcos Jr. will be true to his word. Nakaw! Hopeful ka pa? Attorney Glenn, paano mo magiging hopeful? Alam mo, sabihin niya, nagkaroon nga ng dayaan. Edi... Maraming magagalit, sasabihin, ay, di pala totoo yung boto mo, kaya huwag kang maging hopeful. Wala na yan. Tumaya kami sa inyo, Mr. President. Tumaya kami sa inyo for 6 years. Walang kapalit. We give everything. Richard gave up his life. Yeah. And we expect you to uphold your commitment to the people to give us free, honest elections without Smartmatic. I think that is very clear. Yeah, Attorney Glenn, yeah, I know, kasi sabi... Alam mo, Attorney Glenn, kasama nyo kami dyan. Kaya nga, alam mo, ito mga legit. Ito, walang biro ito. Yung mga pa-Marcos-Marcos ngayon, wala. Mga for the views lang yung mga yan, yung mga vlogger na pa-Marcos-Marcos ngayon. Lahat yan for the views. Maniwala kay sa akin. Ang talagang mga Marcos loyalist noon, Ito, sasabihin ko na ha. Ang talagang mga Marcos loyalist noon, ayan, si Maharlika, si Attorney Glenn Chong, si Gadon. Yan yung talagang diehard na diehard, pang patayan talaga yan. Yan ang mga Marcos loyalist noon, talaga. Si pangalan nito, si Kelly. Yan, talagang mga Marcos loyalist yan. Talagang hindi ho sila mga Duterte. Marcos na Marcos sila ever since. Yung ngayon, yung mga dating Duterte, yung dating Isko, nagmamarkos na ngayon. For the vision!
Kailangan lang nila mag-survive, yun ang totoo doon. Kaya kailangan nila ng pera-pera. Yung bagong lipunan kasi hindi ko nasubaybayan yan eh. Pasensya na ha. Kasi ang gulo-gulo niyang bagong lipunan, may bagong lipunan na iba. Kaya hindi ko na sinabi yan si bagong lipunan. Kasi hindi naman sa ano ha. Pero ako talaga malaki ang respeto ko sa mga taong lumalabas ng hindi yung yung totoong pangalan nila. Diba? I mean, may muka. Hindi ko kasi time. Ang alam ko ha, huli na yan eh. Huli na lumabas yung muka talaga ni bagong lipunan. Kaya hindi ko masyadong... Hindi ko sinasabing hindi siya loyalista. Hindi ko lang siyang nakilala noon. Okay? Pasensya na. Hindi ko napapansin niya noon. So nga, right now, I'm very emotional kasi kung babalikan po natin mga kababayan na isa ako sa pinakamaingay, although si Attorney Glenn talagang head-on kung lumaban at may nagbuwis na nga ng buhay dito sa Smartmatic. At ang pangarap lang naman natin bilang isang Pilipino na mabilang yung bawat boto. And still, you know, in the past election, hindi pa rin natin nakamtan dahil dyan pa rin yung Smartmatic. Talking about the president, Attorney Glenn Chong, may tinranscribe ako dito na statement niya in the past na sinasabi, ito yung statement ng ating presidente ngayon na maliwanag na ang Smartmatic ay ipinagbibili o at binibenta ang yun nga, dayaan system, hindi ang eleksyon. Binanggit pa po niya kayo dito. Ayan, si Pebbles, tama. Si Pebbles Talakera, talaga yan. BBM din yan, noon pa. Attorney Glenn, sabi niya dito, noong 2010, mula nung pumasok ang Smartmatic, 2013, 2016, maraming instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sila sumusunod para baguhin ang resulta at sa aking palagay, even COMELEC, has submitted that because on the subsequent hearing to the expose of Attorney Glenn Chong, the subsequent hearing, sabi nila. Sabi niya pa, alam mo, ito nga eh, mas kaya nga papansinin mo yung mga vlogger na mga Marcos noon, dati tinitira rin nila yan eh. Yung dinaya daw si Marcos. Nung Vice President pa lang, tumakbo si PBBM na Vice President, dinaya ng Smartmatic. Ang mga Smartmatic, masamaya. Nung nanalo, wala na, hindi na dinaya. Diba? Kaya doon mo malalaman talaga na walang prinsipyo itong mga tanso na ito. Wala talaga silang prinsipyo. Sasabihin nilang hindi sila dinaya nung yung sila na nakinabang. Pero nung sila ang hindi pa nakikinabang, dinaya sila. Diba? Wala talagang prinsipyo mga animal eh. We will study the possibility of a hybrid system. Ito yung pinaglalaban din natin noon, pinupush natin before 2022 election. Sabi niya, because it is very clear that we cannot trust the Smartmatic system and I hope we come the ideal. Alam naman ninyo ang dayaan noon nung manual ang canvassing, di ba? So, but anyway, pinangalanan kayo dito at very vocal and bold ang ating presidente, BBM data, hindi pa siya presidente, na ayaw niya sa Smartmatic, pero ako, dismayado ako, okay? Actually, ang dami kong sinasabi against this administration. Nalulungkot ako dahil ang dami, may nagbuwis ng buhay. Ate, pag may ini-interview ka, yung interviewer mo, pagsalitain mo, konting payo lang naman. Hindi kasi, di ba? Hindi ka nagbablog. May kausap ka eh. Yung kausap mo naman pagsalitain mo. Doon naman si ate, oh. Pero wala pong statement yung ating presidente ngayon. I don't know kung may narinig kayo. Basta ako, wala akong narinig na dinidenounce niya ang Smartmatic na dapat hindi na gamitin sa susunod na election. Actually, Ate Claire, mga kababayan, it only takes for the president to say his displeasure na hindi siya naniniwala sa Smartmatic just like he did in 2016 for the COMELEC to drop it altogether. Ito yung mensahe ko kay George Garcia, don't fool us around kasi magbabantay kami sa inyo. Alam mo, kaya nga matindi eh, di ba? Kaya nga alam mong binudol lang talaga tayo eh. Mantakin mo, ang sigaw ni ni Marcos noon, nung time na siya ay natalo sa Vice President, hindi siya naniniwala sa Smartmatic. Ngayon, na nanalo na siyang presidente, hindi naman lang niya sabihin.
Oh, di ba? Unlike katulad nung kay PRRD. Si PRRD nagsalita laban sa Smartmatic eh. Tandaan ninyo. Kaya lang, wala lang siyang nagawa. Yun ang aminado tayo. Hindi niya napatanggal. Pero may, nagsalita siya na talagang may problema sa Smartmatic. Oh, sinabi niya yun. Eh, itong si Marcos, dati reklamo na reklamo. Hindi, Smartmatic, kaya akong talong bait pa. Tapos kayo, wala na. Oh. In terms of reference, kung titingnan ninyo, sabi nga ng informant ko, tingnan mo, basahin mo yung terms of reference. Ito yung kontrata. It's all geared towards Smartmatic. Malaki ang kikitain ni Smartmatic ngayong election sa 2025, mga kababayan. Naku po! Kung matatandaan ninyo, sinabi ni George Garcia na papalitan na lahat yung makina. Bagong makina ang gagamitin. Naku po! Bibili na naman tayo. Yes, because bagong makina ang gagamitin kasi magkakapera sila. Nako. Oh, how much would that be? That's about between 15 to 20 billion pesos. Nako. So, that's their interest. Na baguhin lahat yung makina. But at the end of the day, it would still be Smartmatic. Believe me. Nako po. Abangan natin kung sino magkaka-Ferrari. O kaya magkaka... Ang tawag doon? Ano yung isa pang kotseng maganda? Aside from Ferrari. Yung GMC. Unless mapigilan natin itong Smartmatic na dayain yung ating eleksyon. Yeah. Nakakalungkot. Sa tingin niyo po ba? Ayun, Bugatti. Then, pag sinabi ng Pangulo na yung palayasin nyo na yung Smartmatic dito sa Pilipinas, dahil coming from his statement, naniniwala siya na, dinaya nga siya noong 2016. Meron ba siyang power to eject the Smartmatic from the Philippines? Mga kababayan, ma'am, the president is the appointing authority. Siya yung nagtalaga kay George Garcia sa Commission on Elections. Okay. So, isang instruction lang niya yan. Although it has not to be done publicly, privately, sabi niya, bitawan niya na yan. George Garcia will follow. Simple lang yan. Kaya nga. Eh, sandali, paano kung kailangan nila yun? Hindi, sinasabi nito, kasi tama naman eh. Tama naman yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na independent body ang COMELEC. COMELEC is the one deciding kung Smartmatic ang gagamitin pa o hindi. So, legally, sabi nga ni Atty. Kabutas, kung dadaanin natin sa tamang proseso, sasabihin na natin na walang magagawa si Bongbong Marcos. Pero ang tulad niya sinasabi ni Atty. Glenn Chong, sino ba ang nag-appoint dito sa COMELEC chairman? Walang iba kung hindi si Bongbong Marcos. So, he can do it not publicly, bulungan lang niya na pwede ba, wag na yan. Diba? Pwedeng yon. Kung talagang naniniwala siya, kasi doon nagbigay siya ng statement na naniniwala siya. O, nandun pa yung pangalan ni Atty. Glenn Chong. Naniniwala siya na Smartmatic talagang hindi makatarungan o nandaya, di umano. Yun ang sinabi niya. Dapat panindigan niya yun. Unless bakit mo tatanggalin ng isang bagay na may pakinabang ka? Kaya nga marami diyan eh. O di ba? Bakit alam nilang mali ang may kabit? Pero bakit hindi nila inihiwalay yan? Kasi may pakinabang sila. Pag ayaw na ni Mrs., pwede naman si Kabit. Bakit mo nga naman tatanggalin kung may pakinabang ka? Tama, mali.